Kasunod ng madugong bakbaka sa Patikul na ikinasawi ng 7 miyembro ng Philippine Marines noong Sabado, nagsagawa ng follow-up operation ng militar at polisya laban sa Abusayap sa hulo. Isang bandido ang patay habang isa pa ang naaresto. Binigyan ng arrival honors ang pagdating ng mga labi ng mga sundalo sa Fort Bonifacio. Hirap naman ang mga naulila na tanggapin ang sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. Saksi si Ian Cruz. Sa plasang ito sa hulo siya ang ilang miyembro ng bandidong Abusayap. Itong Sabado, patay sa engkwentro ang isa, habang arestado naman ang isang kasamahan nito. Kasunod ito ng pagtugis sa kanila ng mga otoridad. Bunsod ng madungong sanggupaan ng grupo at militar sa Patikul nito ng Sabado kung saan 7 sundalo ang nasawi. Kanina, ginawaran ng arrival honors ng 7 kawal sa Marine Headquarters sa Fort Bonifacio. Sinaluduhan ang funeral convoy nila ng mga kapwa sundalo. At inalayan sila ng misa. Pagkatapos, binuksan ang mga kabaong para sa mga naulila. Mahirap pa rin matanggap ang trahedya. Na, hindi po ba CPF si Gary? Kilala ko po yung asawa ko. Mamaya't pa natumaba, kilala ko po yun. Hindi talaga siya yun. Bago lang po. Tangan ng larawan ng 26 anyos na kasintahang si PFC Jason Durante. Ano po, ayusin niya na po. Ano na. Ginawaran ng mga nasawi ng Wounded Personnel Medal ni AFP Chief of Staff General Emmanuel Bautista. We are all very proud of him and for us, he's a hero. What we did is for his country but kami buo ang saludo namin sa kanya. Ginawaran din ng pagkilala ang mga sugatan sa engkwentro. 8 sa kanila stable na pero critical pa ang isa dahil sa tama sa ulo. Sa ngayon ay inimbestigahan na raw ang naganap na engkwentro kung saan hindi sinasadyang nakasalubong ng mga Marines na nagsasagawa ng isang test mission ang hindi bababa sa 50 bandido sa Patikul Sulu. Alam mo yung engagement, hindi mo ma-discount whether you are in training or not. That is a possibility and that is what we prepare for. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.